sa aking mukha. Ang sangkapo pala ni BL Cream ay itong Ketoconazole and Clobetasol Propionate. Hell yeah. Hello po, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, magre-review po ako ng cream na ginamit ko sa aking mukha. Pero bago po yan, sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe po muna ng ating YouTube channel and pa-click na din po ng aking notification bell. Ito po pala yung aking i-review sa inyo and ginamit ko po sa aking mukha itong cream na ito. BL Cream po. Alam ko pong familiar po kayo sa BL Cream na ito. Itong BL Cream po ba ay pwede sa pimples o nakakagamot po ba siya o nakakatanggal po ba siya ng dark spots? So, base po sa aking experience, kasi ginamit ko nga po talaga siya dahil nga nagkaroon ako dati ng pimples dito sa nuko banda and dito na part, ginamit ko itong cream na ito. Trinay ko kung talagang nakakatanggal siya ng pimples. Kasi sino ba namang may gusto sa atin na hindi mawala yung mga pimples? So, trinay ko ito. And, totoo naman po talaga. Nung ginamit ko siya, nagtuyo siya after 2 days, din nawala. Then, after noon, naging dark spots na. So, nawala pa rin. Tinuloy-tuloy ko siya. Pero kasi po, na-amaze ako doon dahil mabilis siyang natanggal at nawala po talaga yung peklat nung time na yon. Pero ang nangyari, tinuloy-tuloy ko siya kasi ang nangyari noon ay pag nawala yung isang pimples na yon, may tutubo uli na isa. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na siyang gamitin, na parang naging maintenance ko na siya sa aking mukha. Tinuloy-tuloy ko paggamit hanggang umabot siya ng 1 month. After 1 month po noon, ay parang mas lalong dumami at parang hindi na nakapagpahinga yung aking mukha. Mamaya ipapakita ko yung picture nung mukha ko nung nagdami siya. Kasi parang hindi na siya natatanggal eh. Parang okay, natanggal yung nilagyan ko. After nun, may tutubo ulit. So, yun na nga po. Tinuloy-tuloy ko po siya ng mahigit 1 month and na-realize ko na bakit nga ba imbis na mawala, parang dumami. Para siyang nagdami tuloy. Imbis na ilang piraso lang yun, lalo siyang dumami. So, ang ginawa ko, nag-check ako about kay BL Cream. And dun nga, nung nag-check ako about kay BL Cream, may nabasa ako dun na si BL Cream po pala ay hindi siya pwedeng gamitin ng mahigit 1 week. And ang combination nga po niya doon ay si Ketoconazole and Clobetasol Propionate. Yan po. Si Clobetasol Propionate po pala ay isang corticosteroid cream na nakahalo dito kay BL Cream, which is hindi siya pwedeng gawin ko ng maintenance kasi ang ginawa ko na siyang maintenance hanggang umabot ng 1 month. Which is bawal pala dahil nga si Clobetasol ay isang corticosteroid. Isang uri ng cream na hindi pwedeng gawing maintenance o pang matanggalang gamit. Dahil yung ating skin ay magbe-base na po doon sa kanya. O kaya parang magiging maintenance na natin siya. Dahil corticosteroid nga po yung isa sa kombinasyon doon sa BL cream na ating ginamit. Para sa akin lang po, hindi po talaga siya pwede pala sa ating mukha para panggamot ng ating pimples. Kasi yung pimples ay, di ba, antibacterial ang mas need natin doon, hindi po yung antifungal. So, kaya nga po, itong BL cream ay kailangan po talaga ng reseta ng doktor. Pero ngayon kasi, sa pagkakaalam ko, meron itong mga tinda sa mga bangkita-bangkita, which is, hindi po natin alam kung legit po yung mga BL cream na nandoon. And kaya natin ng reseta nito ng doktor. And pag ginamit kasi natin to, akala natin okay dahil nawala yung pimples natin. Gaya ko nung ginamit ko, expected ko okay na siya. Pero ang nangyari, mas lalong dumami yung aking pimples. And kaya tinigil ko na siya. Ang ginawa ko, nagpa-doktor na ako dahil parang dumami na siya lalo eh. Parang hindi ko na siya kayang ipaglaban siya. Dumami na po siya. Kung ako sa inyo, mas maganda, stop nyo na po.
dahil mas lalo siyang magpo-prone doon sa mga pimples o kaya sugat o kaya kung ano-ano man yung kate-kate. Ang ginawa ko, pumunta ako sa doktor, nagpa-doktor ako kung anong magandang gawin ko. Kaya nung nagpunta ako doon, niresitahan niya ako ng antibiotic, siguro mga 2 linggo, good for 2 weeks. Unang linggo, ibang antibiotic yung pinainom niya sa akin. Then may mga kasama pa pong ibang gamot. Next week naman ay niresetahan uli niya ako ng another antibiotic, good for 1 week uli. And may kasama uli yun na ibang gamot and may cream po siya na pinapagamit sa akin. Yun po yung antibacterial na cream. And siguro po next video ko po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung cream na yun at saka yung sabon na ginamit ko po na nireseta sa akin ng doctor. At yun na lang po ang tinuloy-tuloy kong gamitin, yung sabon po. Yun na ang ginamit ko hanggang ngayon. So, wala na po akong ginamit sa mukha o kahit anong cream na igagamit, hindi na po ako gumamit. Pero ngayon po, meron naman po akong mga, meron pa rin po akong bakas ng nakaraan. Ito. Yan, and dito, meron pa rin po akong mga bakas ng nakaraan dyan dahil hindi na po ako gumagamit ng ibang cream po. Bali ngayon, ang tinuloy-tuloy ko na lang ay yung sabon na lang na nareseta sa akin ng doktor. Meron pa naman po akong kunting pimples dyan paminsan-minsan, pero hindi na po gaya ng dati na super dumami po talaga siya. So, yun lang po yung review ko about kay BL Cream. Palala lang po, hindi po ako professional. At sinasabi ko lang po kung ano yung naging effect nito sa akin. Maaring iba yung effect sa akin at sa inyo iba din po. Depende na po siguro yun sa ating skin type. Pero mas maganda pa rin po yung meron tayong prescription ng doktor bago tayo gumamit ng kung ano-ano mga cream. So yun lamang po. Thank you for watching. See you on my next video po.